ang gear 1, no, naka-design sa 0220. Tandaan ninyo. Ngayon, nung napa-under nyo siya, tumakbo siya na sa gear 1 up to 20, kailangan mo ilubog yung clutch para then bibitaw mo yung gas para idugtong mo ng mabilis si gear 2. So dapat mabilis yung may pagkalubog ng clutch, no, bitaw ng gas, lubog ng clutch, sabay lusot ng gear 2 mo. Yan, gear 2. Okay, ngayon pagbitaw mo ng clutch ulit, no, naaangat mo na yung clutch nun, pero hindi mo natitimplahin. Kasi si gear 1 lang yung tinitimpla. Ibig sabihin, siya yung magdudugtong, magkoconnect ng nung nilubog mo yung clutch, nilusot mo yung gear 2, kasi nasa 20 speed ka na, no? 20 kph, no? Para bumili siya ng 20 to 40, kailangan mo ma-ship ng mabilis. Mabilis, bakit? Kasi nga idudugtong mo siya pabilis. Pabilis kayo. Ibig sabihin, no, nag 2. So, ibig sabihin, pag nag 40 na, yung 2, diniin mo yung gas, nilubog mo ulit yung clutch, binitaw mo yung gas, gear 3 ka na para lumusot si 40 to 60. Dahil si 1, hindi tatakbo ng 40 to 60. Unawain nyo. Ganon kasimple. So, nung nag-60 ka na, anong kasunod? 60 to 80. Anong gear na? 4. Tama? So, nung nag-4 ka na, ito nangyari. Tumatakbo ka na ng 80. Ngayon, pwede ka mamreno kapag ka 80 kahit walang clutch. Bakit? Kasi mabilis ang takbo. So, pwede mo siyang applyan ng brake. Nung nag-brake ka ngayon, biglang bumagsak sa takbong 30. Ngayon, kailangan mo siyang i-downshift. Bakit? Para kanino ba si 20 to 40? Para sa gear 2. So, from 4, ibig sabihin, kung bumagsak kayo ng 30 sa takbong 80, nung namreno kayo, nagbumagsak ng 30, anong shift niyo siya dapat ilalagay? Sa gear 2. So, from 4, gear 2 ang babagsak mo ng paglubog mo ng clutch yun, isiship mo siya sa 2 para mag-match yung takbo. Kasi pag sa 3, 60 to 80, 40 to 60, so mangangatog siya. Tok, nangangatog siya. No? So, ganun kasimple. No? So, yun yung paraan. No? Sige, gear 1 mo siya. Okay, gear 1 mo. Okay, then bitaw ng brake. So, since marunong ka na magpausad, hindi ka na mamamatayan. Tama ba? Kasi nilagay mo na sa utak mo, na-absorb mo na yung galaw eh, no? So, isang inaaral nilalagay sa isipan kapag ka-manual na sasakyan. So, bitaw mo na yung clutch. Nung umusad na siya, ayan na siya, magdagdag ka ng speed, sige, mag-gas ka. I-accelerate mo, sige, hanggang 20. So, ayan ngayon, hanggang 20 yan. Sige, 0 to 20, sige, go. Sige, diin pa, ayan o. Oh. Ito yung 20, oh. So, pag nag-20 na, ayan na, 20 na, diba? Diin mo pa. Okay, lubog ng clutch, bitaw ng gas. Then gear 2. Gear 2 mo. So yun. Then angat mo na yung clutch yung mabilis. Now then gas na. So yun na yun. 40 to 60 na yan. Sige, go. Diin ng gas. So bibili siya ngayon 40 to 60. Ngayon, parang Mio ngayon yan. Parang Mio na. Parang motorcyclong automatic. Sige, pabagali mo ng brake. Konti lang. Dampi. Walang clutch ha. Walang clutch. Brake lang. Konti lang. Huwag mo hinto. Okay. Gas ulit. Gas at brake na lang. Yan. Yan ang dimming gas. Di mo. Pabilisin mo. Oh. Then, pabagali mo ng brake. Walang clutch ha. Sige, pabagali mo ng brake. Halusin to. Sige, brake. Brake. Okay, gas ulit. Okay, so, yun na yan. Okay, di ng gas. Okay, sige, pabagali mo ng brake. Okay, pero hinto mo, pull stop mo, lubog mo yung clutch. Doon mo siya kailangan, pull stop mo. So, doon mo kailangan ngayon si clutch. Okay, neutral mo. Okay, napapangiti ka ate ha. Tayo na nga doon. Okay, no? Sabi ko, ako magdadala ng Santa Rosa eh. Sa sobrang galing po ng mga estudyante, no? Sa sobrang galing ng mga estudyante, no? So, ito, siya na yung mismong nagdala, no? So, yun yung istorya ng gear shifting, ha? Okay? Sige, tandaan nyo lang yan, ha? Okay.